Welcome back again to my channel. For today guys, meron na naman tayong another reaction video. So, kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and please click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na reaction video. So guys, mga kalingap, pakisuportahan po natin, ma'am, Selka Channel. So, ito po yung kanyang channel. Paki-visit po yung kanyang YouTube channel para makita rin po natin. Suportahan po natin mga kalingap. At syempre, huwag po natin kakalimutan, Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlog. Suportahan po natin. So, ito mga kalingap, another reaction video na naman. So, let's watch it. Pinapanood lang kayo. Pinapanood talaga kami dito. Kasama-sama namin kayo dun sa, para makita nyo yung lugar. Sa... No. Para makita nyo, Nay. Sama namin kayo ngayon. Yun kasi ang dito dun sa amin. Pag naulan malang, nababasa kami. Pag hindi naman naulan, hindi kami nababasa. Hindi man pati pwedeng paayos yan, ano? Kasi pag pinayos nyo yan, sasabihin, matagal, ma-stay pa kayo dito matagal. Mahirap kasi pag kung paayos nyo yan, kasi masabi naman may tao. Oo, masabi. Dito kasi kayo alis. Kami maalis. Kasama namin kayo dun sa ano namin para makita nyo yung lugar. So ayan mga kalingap, nasabi dyan ni nanay na pinapaalis na sila dyan sa kanilang tinitirhan. So etong si Kalingap Rab ang mismong nag volunteer na meron siyang pwedeng pagdalhan para kaila nanay para mailipat ng tirahan. Dahil pinapaalis na po sila dyan, so kailangan talaga na meron silang malilipatan. At natawa nga ako dun sa kanyang sinabi na sa ngayon, kapag umuulan, nababasa sila dun sa kanilang bahay dahil nakita nyo naman po yung sitwasyon ng bahay nila talagang sira na. At kapag wala naman daw ulan, is hindi naman sila nababasa, o diba? So, ayan mga kalingap, etong pagkakataon na ito ay talagang dapat na huwag nilang sayangin, no? Para sa akin, magandang opportunity ito na ino-offer ni Kalingap Rab para sa kanila para makalipat sila. At yung kanilang kalooban ay matahimik na dahil alam nyo naman po na yung sitwasyon nila dyan is yung mga nakatira dyan sa malapit sa kanila ay hindi nila kasundo. So, kailangan talaga na mapalipat sila dun sa lugar na tahimik at walang malayo sa kapitbahay para naman yung wala silang, di ba, yung lugar nila is mayroong kapitbahay katabi lang, kamag-anak pa nila o kapatid ni kuya o kamag-anak pa nila. So, hindi nila kasundo. So, napakahirap po ng ganon. So, itong paglilipatan ni Kalingap Rab ay gusto ni Kalingap Rab ay makita muna nila tatay para kung sakaling magustuhan nila is doon sila ililipat. So, ito mga kalingap, ituloy natin. Pansamantalang patutuloyin, paistayin po sila Tatay Ruel. Ayan sila Tatay Ruel. At sila Nanay. Anong pangalan Nanay? Helen. Nanay Helen. Tuloy po tayo, hintayin natin sila. Ay, ganda dito. Tatis pa lang pa yun. Pag nagtigil nga si Badro siya ng YouTube, dito na siya titira. Oo, magpa-farm na tayo dito. Farm na lang daw siya at binabas siya eh. May YouTube. Pero ang taas. Double tumbo po. Pero palabag siya siya. Ay, may tinabaw. Wait, ano yan? Anong gagawin dyan? Bahay yan, bahay? Hindi, bayahan lang. Bayahan. Tama. Rest house? Press house daw, mga kalingap. Kahit saan talaga may kakilala yun, Kuya Jason. Ilig na ako kay Kuya Jason. Sinusundan ako. Mga espiya yan, bawat lugar. Simula magpasok po ako dito, talagang may kakilala na yun si Kuya Jason. Immortal na si Kuya Jason, matagal na mabubuhay. Tara, sleep na ako dati. Layas po ako dati. Yung mga intel ka, no? Dati nilipos na, nanay. Sa ilog, maganda. Sa ilog. Ito po lahat. Kala Kalingap Rab po ito lahat. Opo. Sa kanila po ito lahat, kaya hindi kayo matatakot. Sa kanila ito lahat. Kami ito lahat. Huwag ka matakot. Kaya mo itong gawa sa nai, lahat. May mga alaga tayong baka. O kaya kambing.
maganda. Para papagamas. Marunong si tatay, magaling yan si tatay magpagamas. Mataba dito ang mga hayop at ang daming damo. Mm-hmm. Kung ito yung buko, masungkit lang tayo. Tama. Okay, Jason. Baka, kalabaw. Pambinta po, pambinta. Kalabaw nga, ano? Kalabaw, ano? So, ayan mga Kalingap, nakita natin yung lugar na lupa nila, Kalingap Rab. So, napakalawak pala niyan. Mga ilang ektarya kaya yan, no? Napakaganda at medyo mataas yung lugar nila, no? Kita mo yung ano dun sa paligid, yung mataas kasi. Tapos, meron pang ginagawa na parang lighthouse. Light, parang bakasyonan siguro yan na pinapagawa ni Kuya Val. So, napakaganda nung lugar na yan na pwedeng pwede siyang magtanim ng mga halaman, pwede siyang mag-alaga ng mga hayop o di ba? Yung mga hayop na kasi napakadami ng mga napakalawak po nung lugar. Dahil diyan pwede kang magtanim ng mga kung ano-anong halaman na pwedeng pagkakitaan, di ba? So kapag marami kang itinanim, di ba may kasabihan kapag may itinanim, mayroong aanihin, o di ba? Yun naman yun eh. So, napakaganda nung offer para sa kanila na kahit pansamantala o hindi natin alam kung ano yung magiging scenario ng kanilang usapan dyan. So, napakaganda nung lugar. Kaya, huwag nyo nang palampasin yung pagkakataon na ibinigay sa inyo dahil yung pagkakataon na yan is makapunta kayo, yung makatira kayo dyan sa lugar na yan is pwede nyong pagyamanin yung lugar na yan na pwede nyong pagtaniman ng mga halaman, mag-alaga ng mga hayop at kung mga ano-ano pa, di ba? So napakaganda nung binibigay na opportunities para sa kanila na kailangan nilang i-grab na nila yung pagkakataon na 'yon, di ba? So pagtira nila diyan is magandang pagkakataon nila para makapagtanim, makapag kung ano-ano yung pwede nilang pagkakitaan. Yung pagtira po nila dyan mga Kalingap is si Kalingap Rab mismo yung nag-offer sa kanila. So, syempre, kahit ako naman at nakita ko naman yung napakalawak na lupain na yan, wala namang malayo naman sa kapitbahay. Diba, tanaw mo lang yung mga bahay-bahay. So, i-grab na nila dahil isang malaking opportunity yan para sa kanila. Dahil ang dami namang sinabi dyan si Kalingap Rab na every month meron sila na ayuda, yung binibigay every month ni Kuya Bal na grocery at saka bigas, di ba? Yun naman yung binibigay nila. And then, yung anak, may anakan pala siya na binata na. So, bibigyan niya ng trabaho para merong kita. O, di ba? Meron ng pagkakitaan. So, napakagandang opportunity yon para sa kanila na pinatira ka na, magkakaroon ka pa ng monthly ayuda at magkakaroon pa ng trabaho yung anak mo. O, di ba? Napakagandang pagkakataon yan para sa kanila na mabago yung kanilang pamumuhay. Dahil lahat naman ng tinutulungan nila, Kalinga Frab ni Kuya Bal, is ang gusto talaga nila is umasenso sa buhay. Hindi lang dun sa nakita nila na sobrang hirap, di ba? Gusto nila na yung mga tinutulungan nila is umangat din yung buhay. So ituloy natin. Yung ano, yan yung boundary ng aming ano, farm. Sa iba na yan. Ngayon, ang gagawin natin, mahanap tayo kung saan natin pwestong ano, pwesto na pwedeng pagtayo ng ano. Bahay? Ito, sa walang nyug. Sa walang nyug. Ito, wala lang nyug dito. Mapatayo namin kayo ng bahay. Malapit to sa bahay niyo. Malapit sa to. Para malapit dun sa rest house pati. Oo, malapit na lang din yun. Oo, yung rest house kasi yan, kayo napapayan ay. Ano? Oo, tama dito. Kasi dun, kalsada na yun dun ay. Kalsada na, bagay no? Oo. Babaan mo dyan sa bahay. Babaan mo dyan, kalsada na. Ito. Yung dinaan natin kanina, ano? Nalukso ang baka. Pagkalabaw, hindi? Nakapagpasap ng... Ah, nalukso pala ng baka? Yung baka, makibarkada. Ano yan? Agriculturist yan. Gagawa natin ito ng ano, ng plano. Oo, paggawa natin ng plano. Ibisibistahin ka ba tayo ni Bata Rosa dito? Siya naman. I-instruction ka namin, ano? Ako magiging ano agriculture dito? Agriculture yan, nag-graduate yan ng agriculture. Magiging farm manager dito. Tama. Hindi namin kayo babayan dito. Pag may kailangan kayo, ibisitahin namin kayo. Mahanap lang tayo magandang lugar kung saan itatayo yung inyong ano, bahay. O na yun, ay mag-aaw, malapit na baga. Kahit nga dyan o, dyan o. Dito, papapunta lang ng isa. Ayun o, medyo malayo sa nyugod. Yeah, kaya ayang buhay dito. Dami dito ang pwedeng gawin? Daming pwedeng gawin talaga dito. Papaya, saging, luya. Mahilig ba kayo magtanim? Di ba mahilig kayo magtanim? Mahilig ako magtanim.
Marunong ako magtanim? Yan man ang simula sa simula. Yan yung talagang gawamin mo. Tama-tama. Yan yung pinagbuhay ko sa pamilya ko. Tamang... So yan mga Kalingap, ito pa lang si Kalingap Rab is patatayuan niya ng bahay. So patatayuan ng bahay sila tatay para mayroon silang tirahan dyan. So napakaganda ng opportunity talaga na ibinibigay ni Kalingap Rab para sa kanila. So sabi nga ni tatay is dati yung kinabubuhay nila is pagtatanim. So talaga ito na yung pagkakataon nila na makapagtanim. Yan, walang sawang pagtatanim ang gagawin nila dyan dahil napakalawak ng lugar, di ba? Sobrang laki. So, sila yung magsasawa kung ano yung gusto nilang itanim na mga pwedeng pagkakitaan nila. So, napakaganda nung ibinibigay na opportunities ni Kalingap Rab para sa kanila, di ba? So, ayan, sila tatay ba is payag. Siyempre, papayag sila, no? Sino ba naman yung tatanggi na kahit ako na opera ng ganyan, papayag ako dahil para ito sa sa pamilya nila, para yung matahimik yung kanilang kalooban, dahil pinapalayas na sila doon eh, hindi pa naman sila pwedeng umuwi sa probinsya dahil mahirap pang makauwi ng probinsya ngayon, di ba? So hindi pa rin nila alam kung pag-uwi nila sa probinsya is ano yung magiging buhay nila doon, di ba? So, ito na yung i-grab na nila yung pagkakataon na ibinibigay ni Kalingap Rab para sa kanila, di ba? So, ayan, nakakatuwa mga Kalingap at ayan, payag sila tatay at sinanay na diyan sila tumira mag-stay at ihintay nila na mapagawan sila, magawa ng bahay. So, si Kalingap Rab din yung magpapagawa ng bahay na tutuluyan nila diyan. So, napakaganda ng pagkakataon na ito. Isang napakalaking tulong para sa kanila at na mabago yung kanilang pamumuhay, diba? So, ayan, mga Kalingap, hanggang dito na lamang po muna at maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. Keep safe, everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!